matamis at kulay ginto. Ito ang yaman ng bayan ng Baknotan. Ang pulut pukyutan o honey. Taong 1991 nang gawing One Town One Product o pangunahing produkto ng Baknotan ng honey. Gawa ang honey sa nectar na nakukuha ng mga bubuyog sa mga bulaklak. Beekeeping ang tawag sa pag-aalaga at pagpaparami ng bubuyog para makagawa ng honey. 20 kilos of honey. Sa isang frame. So, wow! Yes, okay. Ah, oh, wow. Pati pala dun sa takip meron, ano? Ito po yung mga bees natin. Mm-mm. Karamihan po sa kanila, mga field bees. We call them field bees kasi po sila yung nangunguha ng nectar sa mga flowers. Mm-mm. Ito po kasi, kaya ito tinatawag namin na barkomb. Mm-mm. Bawat piraso po nito ay may laman na honey. Mm-hmm. Kung makikita po ninyo ito, honey na po itong kulay brown sa loob. Oo, parang may brown na siya sa loob. May liquid na dyan liquid sa loob. Na. Ito na po mismo yung honey. Karamihan ng mga bahay dito may libo-libong bubuyog na inaalagaan. Ang ginagawa ni Kuya Ben ngayon, tinitingnan niya which of the frames ang meron ng ripe honey. Wow, look at that! May mga nakasabit pa ng mga bees. So malalaman mong meron ng ripe honey sa loob ng honeycomb kapag nakikita ninyo parang may selyado na siya. Oh. Parang may takip na siya. Compared to this part, tingnan mo yung ilalim na part, butas-butas pa siya. Pero yung sa ibabaw na part, dilaw na siya, ibig sabihin may takip na. So sa loob niyan ay meron ng ripe honey na pwede nang i-harvest. Good for harvesting. Itong hawak ko ay smoker. Kasi apparently yung mga bees ay nagiging mas kalmado sila kapag napauusukan. Sobrang daming honey nito. Tumutulo na siya. Mabigat, ma'am. Para mabigat na siya. Punong-puno siya ng honey. Puno ng honey. Hindi na niya kaya yung sarili niya. Oh my gosh. Okay. Talagang fresh na fresh. Actually, yung sweetness or lasa ng isang honey ay depende doon sa kind of trees and plants kung saan kinuha ng bees yung nectar. Ito, siguro I'm guessing parang medyo may pagka-mango ang lasa nitong fruity. Fruity flavor. Kasi marami dito yung akasya at saka mga mangga, puno ng mangga. Harap! Mmm! Tamis! So ang susunod na proseso, dadalhin natin sa honey extractor. Pero ang pwede lang pumasok dun sa honey extractor ay yung mga nakalagay sa frame katulad nito. Yung mga ganito, hindi ito pwedeng pumasok. Kaya ito, papasok sa aking bibig. Pwede na itong kainin. Raw honey. Sarap. Ihiwain po natin, alisin natin yung takip para ma-expose yung honey. Yan. Ito po ang itsura ng honey extractor. Opo. Ilalagay po natin itong frame dito sa... Meron po siyang built-in na lalagyan. Yan po. Nasarado na. Tapos ano nang gagawin dito? Iikutin po natin yan. Ito, iikutin. Oh, bigat. Bakit po? Para po yung honey ay maalis doon sa frames. Wala na. Other side. Wala na rin.